Maawa naman kayo sa akin. Maawa naman kayo sa akin. Ako pa ba ang mag-iisip niyan? Ako pa ba mag-iisip niyan? Diyos ko po naman. Diyos ko po naman. Maawa kayo sa akin, nahihirapan na ako sa show na to. Maawa kayo sa akin, nahihirapan na ako sa show na to. Ako lahat, maawa kayo sa akin. Ako lahat, maawa kayo sa akin. Isa ito sa mga series of videos na kumakalat ngayon online na nagpapakita ng pagkadismaya o ines ng host na si Willy Revillame sa mga staff niya doon sa bago niyang palabas. Si Willy, alam niyo, kilala siya bilang isang successful na host ng napakaraming variety shows throughout the years at halos lahat ng mga pinakasikat na network sa Pilipinas ay naikutan na ni Willy Revillame. Nakakatanggap siya ngayon ng mga komento na nagsasabi na ito na raw ang umpisa ng kanyang pagbagsak. At dahil mababa nga ang rating ng kanyang bagong show, tinatanong ngayon ng mga tao, is this the downfall of Willy Revillame? Aalamin natin yan ngayong araw. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 GCash giveaway. Kaya huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para makasali. Sagutin niyo lang po yung ating question of the day at pinopost po natin ang ating winner sa kada unang upload ng buwan. Promote ko lang din po yung aking Instagram. Marami salamat po sa mga nagpa-follow sa atin. At mag-recommenda lang din po kayo ng stories dyan sa comments. Gusto ko na tignan yung maigi itong mga article na nabasa ko. Sabi dito, netizens, giggle mode sa bagong show ni Willy Revillame. What's new? Show ni Willy Revillame. Sunod-sunod ang kapalpakan. Ito ngayon yung napapansin ng mga tao. Ito kasing si Willy Revillame. Para sa mga hindi po nakakalam, may bago pala siyang show na nagngangalan na Will to Win. Pagkakaalam ko rin po, medyo matagal pong nawala si Willy Revillame. So yung Will to Win na yan, kagaya ng mga previous shows niya, isa tong variety and game show na naka-broadcast ngayon sa TV5. So dahil matagal nga nawala itong si Willy, syempre yung mga tao nag-aabang. Hala, ano kaya mangyayari ngayon dito? Ano kaya yung mga bagong pasabog ni Willy Revillame? Kaya naabangan nila. So July 14, 2024, just a few days ago, no, umere na itong Will to Win. Sunday siya, pero regularly, e-ere yung palabas tuwing weekdays sa Todo Max Primetime Cinco lineup ng TV5. Eto na yung mga sinasabi nilang tantrums daw. Kasi nagwawala talaga si Will. Hindi naman nagwawala, pero nakikita mo yung inis at galit niya doon sa mga staff niya. Lumalabas. Miski ako nakikita ko eh. The next part of this video will discuss what a lot of netizens are calling na tantrums ni Willy Revillame sa telebisyon. So pinag-usapan naman itong Will to Win. Sure ako excited siya. Excited yung mga fans niya. Yung mga mahilig tumanggap ng papremyo. Ayan, yan kasi yung market talaga ni Willy Revillame. Pero may mga sunod-sunod na pangyayari na hindi ine-expect ng mga nanonood. Dahilan para balikan natin yung title ng video na to. Bumabagsak na nga kaya ang higante na si Willy Revillame. Ito yung isang video, panoorin natin. Makikita mo tinatalakan ni Willy yung floor director niya. Habang nagsasalita siya kasi dumaan sa harap ng camera. Sabi niya, Russell, dumaan ka sa camera. Okay. Sana naiintindihan niyo ako bakit ho ako minsan. Ayun, dumaan si Russell. Russell, dumaan ka sa camera. Dumaan ka sa camera. Dumaan ka sa camera. Makinig muna kayo. Naiintindihan niyo ba ako kung bakit ako nagagalit? Oh, makinig muna kayo. Naiintindihan niyo ba ako bakit ako nagagalit? Yan po ang problema kapag hindi alam ang ginagawa sa show. Ako lahat ang nananagot, di ba? Yan po ang problema. Pag hindi alam ang ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Di ba? Ngayon ha, ako, to be fair to Willy Revillame, naiintindihan ko, dapat professional ka. May mga bagay na hindi mo kailangang, dapat hindi mo ginagawa. Dapat alam mo na, di ba? Kaya ka hinire dyan sa specific na bagay na yan. Kagaya na lang, kunyari ha, kunyari, you may now kiss the bride. Kunyari, cameraman ka. Pero hindi mo nakunan yung paghalik. Eh, kiss yun. Miski ako, magagalit talaga ako kung ganun yung ginawa po talaga. So, hindi ko po alam ha
kung baguhan yung mga kinuha nila dito or ito na rin talaga yung team niya before. Pero tama naman po si Willie na hindi dapat. Pero ang tanong ng mga tao, ang ikinagagalit at ikaniinis ng mga tao, ito yung mga bagay daw na hindi dapat in-aire sa TV. Pwede naman daw kasi na after na lang, no? Alam nyo, throughout the years, hindi ito yung first time na nangyari to kay Willie. Naalala ko yung isang video yung kumakanta siya, bakit ngayon ka lang? Tapos imbis na palakpakan, buyong nalagay. Minura niya yung staff niya ng live. Bakit ngayon ka lang? Anong bugago? Palakpak! Anong bu? Yay! Ha? Ulitin natin. Eto na, sabi niya, tapos sasabihin nyo, mayabang na naman ako, binabash nyo ako, kasi pinapaganda ko yung programa. Tapos sasabihin nyo, mayabang na naman yan, binabash nyo ako, kasi pinapaganda ko ang programa. Tama rin si Willie po doon, no, na kailangan talagang i-assert mo na mas pagandahin yung kalidad. Para malaman nyo, para maintindihan nyo, nire-rehearse namin to. O, kita nyo. Di ba? Para malaman nyo lang ho, para maintindihan nyo, nire-rehearse namin to, ha? Yun pa. Pag nire-rehearse, nagkakamali pa kami. Bakit? Tapos sasabihin nyo, pagagalitan na naman, binabash nyo ko. Pag nire-rehearse, nagkakamali pa kami. Bakit? Tapos sasabihin nyo, papagalitan na naman niya, binabash nyo ko. Nakita nyo yung floor director namin yung kanina. Dumaan sa camera. Nakita nyo, yung floor director namin dumaan sa camera. Floor director yan. Tama naman, floor director po kasi talaga dapat ikaw yung may alam, director ka eh. May headphone yan. Floor director yan, may headphone yan. Gusto ko lang maliwanag kasi ako nagiging kawawa, mayabang at arrogante sa show na to. Hindi, gusto ko lang maliwanag kasi ako nagiging kawawa at mayabang arrogante dito sa show na to. He went on sa rant niyang yan. Pero kung nakikita nyo pati music that... Hindi ba nakikita? Oh, music. Oh, ano? Maawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo, hindi ba? Maawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo. Hindi ba? Sa isang video naman, no, pinagalitan ni Willie yung in-charge doon sa... Actually, dalawang videos to eh. Doon sa sound effects ng programa niya. Yung isa, makikita mo na parang na-off siya kasi hindi yun yung pre-practice nila. Sa inyo, Alimar! Ano? Hindi, huwag na kayong mag-effects muna. Alam ko ng effects. Mag-uusap kami. Walang effects dito. Hindi to patawa. Tapos eto, sabi niya dito sa isang video naman, oh, eto, ganito ha, pag ginanyan ko yung kamay ko, saka mo lang gagawin. Kumbaga, ang term dito ay nagma-micromanage na siya. Eto ngayon. Napapaisip ako. Kasi as much as may history na si Willie Revillame na pinagagalitan niya, bakit sunod-sunod? May kinaiinisan ba siya? May trigger ba si Willie Revillame? Eh, yung inaalam ko. Alam ko din kasi yon bilang isang kung may business ka or may gusto kang mangyari, kailangan talaga na minimake sure mo na maganda yung quality ng gawa mo. So, eto na. Puntahan na natin yung sa tingin kong dahilan kung bakit ganito siya. Sa tingin ko, stressed siya. At nung nagbasa-basa ako, ito pala yung dahilan. Yung kalaban kasi ng Will to Win ay yung Family Feud. Alam po natin lahat na sobrang successful ng Family Feud. Maraming nanonood ng Family Feud. The last time, I think, yung Family Feud PH naging most viewed pa sa YouTube yung video nila nung pumasok ang It's Showtime sa kanila. Kung hindi po ako nagkakamali, ha, pakikorekt ako. For context lang din po, no, which I think kung bakit mas naapakan yung pride ni Willie, ito kasi yung pumalit na palabas dun sa... palabas niya before, and to see na yung iniwanan mo ay natatalo ka, merong masasaktan ka talaga. Masasaktan talaga si Willie. Hindi lang siya, no, kung ikaw din, di ba? Parang ma-hurt ka. Umeere yung palabas simula 5 p.m. hanggang 6:30 sa gabi yan. Nung nilaunch yung Will to Win, tinanong ni Willie kung sinadya ba na itutok yung episode ng Family Feud. At isa pa to sa tingin bakit naiinis si Willie. Sa episode kasi ng Family Feud, ang guest doon ay si Miss Maricel Soriano, pati yung anak niya na si Meryl Soriano. Nagtanong si Willie Revillame, eh. Sabi niya, ano to? Labanan ba to? Hindi. Tulungan nating mga kababayan nating mga mahihirap, sabi niya. Sa kanga nakakatuwa ho, nung nag-live ako kahapon, yung anak ko, si Miss Maricel, at yung aking mga ano,
tinapat pa sa programa ko. So, ibig sabihin, bakit? Di ba? Ano to? Labanan ba to? Hindi. Tulungan natin ang mga kababayan natin naghihirap. Diba? Yes! Sabi niya pa, which is I think patama to sa Family Feud. Ang importante yung show natin original. Iniisip ko para sa inyo, hindi ito binibili sa ibang bansa. Ito po ay panghabang buhay. Sabi niya. At ang importante, ang show na to, original. Inisip to para sa inyo. Hindi to binibili sa ibang bansa. Ito po ay habang buhay, pagkaya namin, may programa kayo. Which is obviously patama sa Family Feud kasi franchise lang po yun, hindi sa atin originally yung Family Feud, no? May original show po yan para sa mga hindi nakakaalam. At wala namang masama sa pagpa-franchise po ng isang palabas. Tititigan pa natin tong isang, may isa pang video. May segment din sa palabas na Sakurera. Hindi ko po alam yung Sakurera, hindi ko pa po napapanood yan. Pero feeling ko ito yung makabagong version ng putukan na yung dati. Makikita mo na nananermon siya. Napa-facepalm na siya. Sabi niya, pwede ba tayo mag-meeting mamaya pagkatapos? Dali. Eh bakit kasi hindi niya naniligay nyo kanina? Pwede ba tayo mag-meeting lahat mamaya pagkatapos? Kita mo yung inis niya. Actually, parang pigil na pigil pa siya. Doon sa isang rant niya, nabanggit niya, para sa akin, ang ratings kayo. And if he's talking about ratings, usually kasi, pag ganito, may, hindi ko lang kung napapansin niyo, pag binabanggit ng tao isang bagay, ibig sabihin iniisip nila yon. Sinasabi niya na hindi niya iniisip yung ratings, pero sinabi niya na ang ratings ko ay kayo. So naisip ko, hala, yung ratings ang trigger ni Willie Revillame. Eh, hindi naman kami nagyayabang. Kasabi, yabang naman diyo. Naglalabas sila ng rating sa TV, maglalabas kami ng rating sa social media. Diba? Ganun lang naman ang buhay eh. Di ba? Siguro very stressful to on the business side of things kasi hindi nakakapag-deliver si Willie Revillame. Which means less ads or less investors. Hindi ko po alam yung mga technical terms dito pero feeling ko ganun. So sinearch ko, ano pa kasi yung ratings nila? Bakit ganun na lang? July 15, ayon sa NewTAM People Ratings, yung Family Feud nagkaroon ng 9.6% na rating. Alam nyo yung Will to Win, naka 2.7% lang sila. Hindi ko alam kung dahil hindi po na-market ng maayos. Ako personally, hindi ko po kasi talaga alam. So kung na-market ng maayos, siguro mas malalaman ko po or ng iba. Hindi ko rin po masabi. Which means, no, na halos 3.5 times, tatlong ulit at kalahati na mas mataas yung rating ng Family Feud kumpara sa Will to Win. Which means, no, pasensya na po sa term, tambak. Natambakan talaga. Ngayon ito, dito tumaas yung kilay ng napakaraming mga tao. Sabi kasi ni Willie, di ba? Wala siyang pakialam sa ratings pero nilabas niya to. Sabi, hooray! Win na win tayo sa Facebook Live. 1.6 million views in less than 24 hours. Kinumpara niya ang views doon sa It's Showtime, Family Feud, tsaka TikTok lang. Hindi ko alam if may bearing ba ang Facebook views when it comes to live streams, pero siguro kayo na lang yung tatanungin ko para sa ating question of the day sa mga nakikita natin ngayong araw. Sa tingin nyo ba, no, na ang isang higante ni Willie Revillame na talagang naglalamon ng ratings, ang daming kontrobersiya, naging isang napakayamang businessman, eh bumabagsak na? Ito, follow-up question ko lang din po ha. Sa tingin nyo ba may apekto yung attitude or yung pakikitungo niya sa staff niya kung bakit bumababa ang views ni Willie Revillame? Ikwento nyo sa ilalim. Magre-request lang po ako na may mga content po kayo na gustong talakayin natin. Ilagay nyo lang po sa baba. Anyways, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.